Magandang hapon na naman sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at inyong makakasama sa loob ng kalahating oras na magbibigay saya sa inyo. At siyempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya ay itatago natin sa pangalang Kanur. Bueno, basahin na natin ang liham ni Kanur. Dear Kuya Peles, sana po ay mapili ninyo ang aking liham. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa, Kuya. Ang akala ko noon ay mananatili lamang akong tagapakinig ninyo. Subalit, isa rin po pala akong hihingi ng payo. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Peles. Hoy, ano bang pinakain sa'yo ng Kanur na yun at hindi mo siya maiwan-iwan, ha, Elaine? Inay, mahal ko po si Kanur. Lintek na pagmamahal yan. Buksan mo naman yung mga mata mo, anak. Manluloko ang Kanur na yon. Ano bang nakita mo sa kanya, ha? Bakit ba, inay? Mabait naman siya. Kung sa mabait, ay mabait siya. Pero nakita mo naman, ang dami ng babae ang niloko niya. Eh, nagbago na po siya, Nay. At naniwala ka naman sa kanya? Eh, nangako po siya na magbabago na po, inay. Maniwala ka doon. Sinasabi ko lang ang maaring pwedeng mangyari. Baka magsisi ka sa bandang huli. Sinasabi ko sa'yo. Wala na bang karapatan na magbago ang isang tao, inay? Hay nako! Iba ang tingin ko sa taong yon. Manloloko talaga! Eh, Nay, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano yon? Eh, Nay, buntis na po ako. Si Kanur ang ama ng dinadala ko. Ano? Uulitin mo ang sinabi mo! Buntis po ako, inay. Malandi ka! At kay Kanur ka pa nagpabuntis, talaga? Inay, patawarin niyo po ako. Mahal ko po siya. Hindi! Ayaw kong maging manugang ang Kanur na yon. At hindi ka magpapakasal sa kanya. Hindi! Kumusta ka na, Reggie? Ah, eto. Maganda pa rin hanggang ngayon. Kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Oh, bakit parang nagmamadali ka yata? Hindi naman. Gusto ko lang manigurado na hindi ka mapupunta sa iba. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Kaya lang, sabik na ako na sagutin mo. Sige. Sinasagot na kita. Totoo, Reggie? Yes! Shota na kita! Woo! Oh, ano ba? Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Itay. Magagalit yun. Walang Itay mo. Nasalubong ko kanina pagpunta ko rito. Sana. Ako lang ang mamahalin mo, ha, Kanur? Oo, Reggie. Ikaw lang. Wala nang iba. Baka naman. Sabi mo lang yan, ha? Yun pala. Marami kaming pinagsasabay mo. Wala. Peks man. Mamatay man ako. Oh? Oh, siya. Tama na yan. Naniniwala na ako sa'yo, Kanur. Music
Baka lukuhin ka lang ng kanon na yun, ha, Reggie? Mapapatay ko siya. Naku, itay. Matinong tao po si Kanor. Abay, paano mo malalaman, ha? Alam ko ho, itay, na matinong lalaki si Kanor. At mabait pa, itay. Ha, siguraduhin mo lang, Reggie, na hindi ka lulukuhin ng lalaking yon. Dahil may kalalang yan si sakin, sinasabi ko sa'yo. Ito'y naman, huwag niyo namang husgan agad si Kanor. Matino po siya. Ha, sana nga magdilang anghel ka. Dahil kung hindi, ha, ewan ko lang kung anong magagawa ko sa kanya. Tandaan mo yan, Reggie. Opo, itay. Patutunayan ko sa inyo na nagkakamali kayo sa iniisip niyo. Kanor, tila yata madalang ka na yatang dumalaw ngayon. May trabaho ka na ba? Pasensya ka na kung ngayon lang kita nadalaw. Naghahanap pa nga ako eh. Kaya madalang kitang madalaw ngayon. Oh, siya nga pala. Mabuti naman kung magtrabaho ka na para hindi ka na dumi ng kalsada. Grabe ka naman kung makapagsalita. Abay, dapat lang na may trabaho ka na. Para makapag-ipon ka naman para sa ating kasal. Madali lang yan. May mga magulang pa naman ako eh. Di sila munang mahalas sa kasal natin. Ayun! At umaasa ka pa pala sa magulang mo. Hoy, Kanor, matagal na tayong magjowa. Tinatanong na ako ng itay ko kung kailan tayo magpapakasal. Eh, anong sinabi mo sa kanila? Eh, ano pa di? Hinihintay lang kita na magsabi kung kailan tayo ikakasal. Eh, teka, kailan nga ba? Antay-antay lang tayo, Marie. Nasabi ko na rin kay itay ang tungkol dyan. Eh, anong sabi ng tatay mo? Pag-iipunan pa daw namin. Ganun? Akala ko ba kahit anong oras, pwede na tayong magpakasal. Noon yun. Pero humina ang hanap buhay nitong pandemya. Eh, di maghihintay pala ako sa wala. Ano ba naman yan, Kanor? Tatlong babae ang pinangakuan ko ng kasal, kuya. At ako'y nalilito kung sino ang pagkakasalan ko sa kanilang tatlo. Mahal ko silang tatlo, kuya. At hindi sa sariling pagbubuhat ng bangko, guwapo ako, kuya. Kaya lahat ng ligawan ko ay napapasagot ko. Isang araw, kuya, ay... Ah, Kanor, maipagtatapat ako sa'yo. Ano yun, Eling? Ah, Kanor, buntis na ako. Ha? Buntis ka? Oo, Kanor. At ikaw ang ama. Teka, bakit hindi ka kasi nag-iingat? Anong hindi ako nag-iingat? Ikaw nga dyan eh, mapilit ka. Oo, pero di ba sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka? Kasalanan ko pa ngayon, ha, Kanor? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, wala pa kasi akong ipon. Eh, paano yan ngayon? Anong gagawin natin? Ha? Bakit mo ako tinatanong? Hindi ko alam, Elaine. Sasabihin ko pa sa mga magulang ko. Pakasalan mo na ako, Kanor. Kundi, itatakwil ako ng inay ko. Paano yan? Wala pa akong ipon. Anong wala? Buntis na ako. Sabihin mo sa mga magulang mo na makipag-usap sila sa nanay ko. E paano nga? Wala pa kaming pera sa ngayon. Paano tayo pagkakasal? Ano ba talaga, Kanor? Pakakasalan mo ba ako o hindi? Bigyan mo pa ako ng konting panahon, Elaine, para pag-isipan ito. Huwag kang alis.
Kakausapin ka ni Inay pagdating niya. Ano? Mag-iipon ka pa? Bago kayo magpakasal ng anak ko? Ha! Abay, buntis na siya! Binuntis mo na ang anak ko! Eh, kuwan po kasi Aling Biding. Kakatapos lang naming gumastos sa kapatid kong nag-abroad. Ay, wala akong pakialam kung anong pinagkagastahan ninyo. Ang importante sa akin ay ang makasal kayo ng aking anak. Eh, papaano nga po? Wala pa po akong ipon, Aling Miding. O baka naman ayaw mong pakasalan ang anak ko dahil may iba ka pa, ha? Ha? Naku po, wala po, Aling Miding. Malalaman ko lang na may iba ka pang nabuntes. Ay, naku, ipapakulong kita, tandaan mo yan. Sige po, gagawa kami ng paraan. Abay, dapat lang na gumawa ka ng paraan, kundi sasabihin ko na na nirep mo itong anak ko at sinisiguro ko sa iyo na makukulong ka. Oo po, Aling Miding. Sasabihin ko po sa mga magulang ko. Sige, sa lalong madaling panahon para makasal na kayo ng anak ko habang hindi pa halata ang tiyan niya. Buwisit kang talagang karunak, ah. Wala ka nang ginawang tama sa buhay mo. Wala ka nang trabaho. Nagbuntis ka pa ng babae. Wala akong magagawa pa, itay. Nandyan na yan, eh. Saan tayo kukuha ngayon ng gagasusin natin sa kasal, ha? Saan? Ibenta na natin ang lupa natin sa may gilid ng kalsada, itay. Ano? Magagalit yung mga kapatid mo ni hindi niyo pa naparte ang lupang yon na mga kapatid mo. Hindi pwede! Yung parte ko na lang, itay, ibigay niyo na sa akin at nang gagamitin natin sa kasal ko. Hindi pwede! Magagalit ang mga kapatid mo! Ayaw kong makulong, itay. Binanta na ko ni Aling Miding na kung hindi ko pakakasalan ng anak nila, didimanda raw ako nila ng rape. Ay, talagang makukulong ka kapag hindi dimanda ka. Bullshit ka! Kaya nga, itay, ibenta na natin ang para sa akin na lupa para may gagamitin tayo sa kasal namin ni Elaine. Bahala ka sa buhay mo! Oh, nasaan na ang kanur na yon, ha, Elaine? Inay, maghintay lang tayo. Ah, anong maghintay na sinasabi mo? Ilang araw na ang nagdaan, wala pa rin ni Anino ng kanur na yon. Ni hindi man lang sila makipag-usap sa akin. Nay, maghintay lang tayo. Kilala ko si kanur. May isang salita yon. Siguraduhin lang niya na pakakasalan ka niya dahil kung hindi, ididimanda ko siya ng rape para makulong siya. Inay, buntis na po ako. Siya ang magiging ama ng anak ko. Hay, tumigil ka! Kasalanan mo to, eh. Nagpabuntis ka, eh. At ayaw niyang panindigan. Kaya nga po, inay, maghintay tayo. Wala pa namang isang linggo, eh. Ang sabihin ba, baka tinakasan ka na ng lalaking yon. Inay, hindi naman siguro magagawa ni Kanur yun. Ay, kaya nga, ipagdasal mo na ganun na nga. Kung hindi, maghihima siya ng malamig na rehas na bakal! Oh, inay! Dumating na ang kinatatakutan ko, kuya.
Nabuntis ko si Elaine at may naghihintay pang dalawa na babae sa buhay ko. Sina Marie at si Reggie. Dalawang buwang buntis na si Elaine, kuya. Kaya gusto na nilang makasal kaming dalawa habang maliit pa ang tiyan niya. At kung hindi ko raw siya pagkakasalan, ay ididimand daw daw nila ako ng rape. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking problema. Sapagkat gulong-gulo na po ang isipan ko. Lubos na gumagalang, Kanor ng Nueva Ecija. Ay nako, Kanor! Kanor, Kanor. Bilib na talaga ako sa iyo. Abay, pinagsabay-sabay mo ang tatlong babae sa buhay mo. Abay, sobrang guwapo ka naman. Mabuti na lamang at isa lang ang nabuntis mo sa tatlong mga pinagsabay-sabay mong jowa. Abay, kung nagkataon, baka mas malala pang inabot mo ngayon. Abay, kung hindi ka ba naman gago, alam mong iisa lang yung katawan mo, magjojowa ka ng tatlong sabay. Abay, tarantado ka talaga, Kanor. Kilabot ka pala ng mga babae. Ha? Wala ka bang mga kapatid na babae? Abay, isipin mo na lamang kung sa kapatid mo nangyari yan. Ha? Ano kaya ang nasa loob? Hindi ka kaya magalit? Ha? Yay, gago ka talaga, Kanor. Gago ka talaga. Ngayon, dumating na sa punto na ididimanda ka ng mga magulang ni Elaine ng rape kapag hindi mo siya pinakasalan. Abay, pwedeng mangyari yan. Posible. Posibleng mangyari yan. Makukulong ka. Kaya ang pinakamagandang gawin mo dyan, Kanor, ha, para maiwasan mo yan, abay, puntahan mo ang dalawa mong jowa at humingi ka ng tawad sa kanila na may nabuntis ka na at kailangan napakasalam mo. Humingi ka ng tawad kina Marie at si Reggie. Ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon mo at siguro naman, kung sinsiro ka sa paghingi mo ng tawad sa dalawa, eh maiintindihan ka nila. Abay, ang hirap sa'yo, hindi ka na nakontento sa isa. Ginawa mo pang tatlo, eh ngayon nangyari yan, nakabuntis ka ng isa. Na kapag hindi mo siya pinakasalan, nagbanta ang magulang niya na ididimanda ka ng rape. Ngayon siguro magtatanda ka na, Kanor. Kagaya ng sinabi ko, puntahan mo isa-isa yung mga jowa mo, sina Reggie at Marie, at makiusap ka at ipagtapat mo sa kanila na nakatali ka na sa isa at hindi ka na pwedeng umatras. Sapagkat kung hindi, ay baka tutuhanin ng magulang ni Elaine ang banta nila. Naintindihan mo ba? At kung sakali na mapatawad ka na ng dalawa, balikan mo si Elaine at sabihin mo sa kanya na tinatanggap mo na ang pagpapakasal ninyong dalawa para wala ka ng problema. Bueno, yan lamang ang masasabi ko sa iyo, Kanor, at sana kahit papano ay napayuhan kita ayon sa iyong idinulog na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan,
Inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.